second game ng PSG Quest versus OG. At tignan na nga natin, Brocon, kung ano nga ba ang mangyari sa main series na to. Again, kami pa lang inyong caster ulit, Sir Mike, together with our guest caster from Just ML, Brocon. Brocon o Broky, kahit ano pang itawag nyo dyan. Pero, yun nga, bago tayong dumako sa ating drop na mabilis na mabilis lang, nais ko lang paalalahanan lahat ng nanonood dyan na i-share po yung ating live stream. And syempre, maki-jump ka na rin sa atin with the exclamation notify, maki-comment at babasahin namin kung ano man ang iyong comment. Pero, drop, Sir Mike, Kunka, SD, habang sa kabila, Brewmaster, IO, at Marcy? Parang Gary Marcy ata. Marcy IO kasi eh, di ba? Or support man lang. Oo, oh, okay lang yan. May nag-Kerry Marcy ata nung kaya nakalimutan ko na sino. Napanood ko nga yun. Di ba, Kerry Marcy yun, di ba? Basta panalo yun eh, yung Kerry Marcy niya eh. Baka OG din, ay hindi. OG ba yun? Basta alam ko lang, di ko rin na maalala ko sino eh. O kung anong team yun nag-Kerry Marcy doon. Pero to, Quest, pares, squishy yun, dalawa nalang support ha. Shadow Demon tsaka Crystal Maiden, bad will see. They've got the tanky kung ka naman. And for the fourth pick, Windranger. Lalambot nito, ang kinuha nila. So Marcy, pwede pa rin naman maging support yan. Pwede pa sila kumuha ng mga heroes dito na pwede mong bosset sa Windranger. Pero actually may bosset ng isa, Brewmaster. Pwede lang i-dispel yung Windrun with the Brew Split. Oo, oh, ang daming pwedeng pang dispel dito ng ano, ng... Actually, parehas lang naman sila eh. Ganun din naman yung ASD tsaka Rylai eh. Rylai tuloy natabi. Okay lang yan. Alam naman na mga Dota 1 player yan. Rylai. Shadow Demon, ano ba pangalan ito sa Dota 1? Alam mo ba? SD lang din tawag ka niya. SD lang din. SD talaga. Lang din ba? Hindi ko masyadong matandaan yung iba eh. Yung Windranger naman, hindi mo na rin tanda. Hindi na. Masyado nang malayo yung ano. Nalala ko dyan, Dota 1, nung una ko nilaro yan. Di ba kasi para na-introduce ako ni Kuya Rev, Dota. Di pa ako Sir Mike na. Parang tatlong games lang ako ganyan, sabi ko. Umuwi na akong Bulacan. Sa Bulacan kasi walang computer, PisoNet lang. Minsan pa magka-pera. Nag-Dota ako nung Dota 1. Una akong ginamit Phoenix na naka-Radiance. Maganda kasi, natuwa ako dun sa logo ng ano, Radiance eh. Gintong espada, tapos plus 65 damage. Uy, ayos to ah. Gusto ko sanang banggitin yung lagi kong ginagamit. Aso baka mamaya, ano sabihin? Ano yan? SF lagi kong gamit. SF? Grabe, sa akin pala sa mga SF lords. Oh. Oh, parang sila Jules lang. Sila Jules, oh. Tapos ano? Oh. Wala, yun pala sasabihin ko ng Jules din pala. Pero ito, ha? Yes? Earth Spirit. May gumamit ito kanina, si Bobo ka. Gumana ba yung ano nyo? Panalo sila. Earth Spirit niya dito. The Diggy Strat daw. So, di ngayon ko lang siya makikita mag-Earth Spirit ha? O Earth Spirit ni BZM to. Pwede. Kasi there was a time na uso yung Earth Spirit tapos pinatatapat sa kanya Kunka, tinatapat siya sa Kunka din. Kung sustain pa ako natan lang din naman sa Lin, hindi naman masyadong ano to, lugi rin. Okay lang din na gamitin si Earth Spirit pantapat sa Kunka. Pero, tingnan na nga natin medyo... Kakaiba yung draft ng OG this time. At syempre, yan nga, IO nga pala. I-highlight lang natin. Ito na yung isa sa mga paboritong nyo rin ni Seb. Kerry Marcy na ba to? Most likely. Naglabas sila ng Earth Spirit. Kung di magiging mid yung Earth Spirit, kung support yan, most likely Kerry Marcy na nga yan. Okay lang naman din. Hindi naman ganun ka awkward. Although may Purge. Pero para sa side ng PSG, sa tingin mo, last pick dito ng Quest, offline yan, offline. Hero ni Malik ulit. This time, Brewmaster kalaban nila, Earth Spirit din, Marcy. Hirap ata, ano-ano ito ah. Pilihan ng offliner to kung Brewmaster. Ay, o kalaban. Pwede ata sila mag-center lang. Safe play? Hindi sila mag-center. Yung sa Quest ah. Kundi sila magsisentor. Primal Beast, gana ba dito? Primal Beast? For Quest? Oo. Parang ang hirap. Brewmaster Spirit. Tignan natin, baka... Maganda rito hintayin natin yung last pick ng OG kasi... Doon rin babasa. Oo. May ano pa naman eh, may chance pa nun. Baka mami mag-offline kung kapatong Quest. Pwede pa nga.
Pero tingnan natin, Bunny. Rank ko, ano na lang ako? 4K na lang ako ngayon. Di na napag-dota masyado mga sir. Sana ba nabuhos ang ano? Ang time? Anime, tsaka kay Bella. O ano, aral. Doon na lang umiikot mundo ko eh. Confident talaga dun sa drop name, no? Okay lang. Ba't naman ay kakaya? Tama naman. Kasi kami, wala kami ano eh. Wala kami mga drop name eh. Okay lang nga, magkakaroon din yan. Maraming magagalit eh. Ayun pala, kaya pala. Ito, joke lang. Joke lang. Tutol pala ang pano, ang langit. Uy, OG all in. In Timado with Rust. Oo nga pala, ganda na performance ni Timado ng game number 1. So, bura. Pero, ganun din naman kasi yung mga ano niya, yung mga support niya, sila Sid. Eh. Step up din talaga. Ay, kakaiba nga yung drop ng OG. Snapfire. I think Mid-Earth Spirit nga to. Tapos support Snapfire IO. Brewmaster, snap mo yung magkasama sa Lin tapos IO Marcy. Pwede, pwede. Kaso, for PSG Quest, ano kaya? Nagbabalik ang Earth Spirit ni BZM if ever, ha? Ganito, okay yata kahit mga simpleng, ay hindi, makakalabas na pala yung ano dun. Yung Earth Spirit sa Mars na ult. Send, kahit mag-arena ka, no? Kasi in-invul na eh. Pag ganyan, kahit center na lang yata talaga. Center na lang ba talaga? Para pag nasetapan, pwede niyong pantakbo, makaalis man lang sa Mortimer Kisses combo. No choice na ba dito kundi center? Mars kasi parang wala lang eh. Parang okay lang. Sakto lang. Mas gusto ko center. Mas naginig. Di naman ban, di ba? O di naman ban. Ganyan, pwede rin, Bloodseeker offlane, sakto lang. Sakto lang. Kailangan pa ba nila ng andito? Makunachi pa? Yung quest, kailangan pa. Kung ka lang yung taga ano nila, yung taga soak up ng damage, puro malalambot yung ibang heroes ng quest. Pupunitin sila ng Mark. Oh, no, primal beast nga sila. Pero, PB mid? Ah, kung ka-mid pa rin, pero ito na nga, nagbabalik. Ang Mid-Earth Spirit ni ni BZM at yung basta baba naman, Primal Beast tsaka Marcy. Parang ang dali lang takbuhan na itong Primal Beast. May ano yung may jump out naman yung Marcy. Ganun din naman yung Snapper, parang mahihirapan siguro ano, humuli dito yung ano. Primal Beast. Primal Beast. Parang ano lang, tingin ko, farm lang. Hindi ganun yata kataas yung kill potential nila sa lane. Pwede lang mamasta ka ng Shadow Poison ng Shadow Demon, kaso puro single target yung PSG quest. Oo, oh, kahit sabihin natin may ano sila, CM dito. Although, andyan rin naman yung Kunkka. Pero single target, more on Wind Ranger. Hindi, parang hirap din line up talaga ng PSG quest. Parang magiging strategy nila dito eh, front to back talaga eh. Oo. Hindi sila katulad nung OG na pwedeng lumikot lalo na't meron silang Earth Spirit. Meron ding Marcy na pwedeng lumusot lang sa ano, sa backline dito ng PSG quest. Ayun nga. Pero tignan natin. For OG naman, I don't think na nag-experiment naman yung OG. Hero naman talaga nila to way back eh. Siguro hindi lang talaga malabas kasi hindi mga meta heroes to. Snapfire, Earth Spirit, Marcy, hindi naman mga meta heroes yan eh. Pero tingnan natin kung ano ba o paano i-execute to ng OG na naglabas sila ng hero na medyo matagal na nilang hindi nira-run. Based on drop, Sir Mike, PSG quest, OG. Actually, kinala ko magano mag-Earth Spirit si BZM eh, so mag-OG ako. Tsaka yung ano, yung early rotation dito ng Earth Spirit, tingin ko pwede maboset na sobra yung quest. Pero kung late game yung pag-uusapan natin dito, late game? OG pa rin ba? Quest yata. Oh, quest. Wind Ranger eh, no? Wind Ranger eh. Kahit? Games, ang duga, pag yung Marcy pwede mo pa naman paglaruan. So, kailangan, ang gagawin mo dyan, laban ka talaga sa may vision. O may gem yung kasama ng, ano dapat, ng Marcy. Para hindi siya mapaglaruan mamaya ng Wind Ranger na may Aghanim Scepter. Pag may nahuli dito yung Primal Beast, sabay focus, pero wala na rin, ano. Pero parang same kanina na focus sila kay Timado. Si Timado lang yung magdi-deal ng damage dito tapos ano lang talaga yung ibang members ng OG.
secondary damage lang. Wala, ganun talaga eh. Although may DPS, masakit naman yung DPS early dito ng Earth Spirit, lalo na, ano kaya magiging build dito ni BCM? Will he go for the regents na, ay hindi, di ano na, Brewmaster na bahala dun. Kaso na slow, nako po, napilitan ka pa mag-windrun pero dun pa rin ang ending mo, nabuhat pabalik and first blood makukuha rito ni Timado. That's T2000 mga saran, that first blood is brought to us by 1xbet. Gamitin nyo ni promo ko, damit pag nag-register kayo na Kuya Nick, all uppercase po to get the welcome bonus na to, 7,800 pesos. Kung may katanungan kayo, PM nyo lang yung Kuya Nick's page, pero mukhang may susunod pa sa side ng quest. Nahuli nila dito si Docalis and Docalis. Tama will go ba? Down and binigay din kay Whisper yung kill. Grabe naman yun. Carry. Agad. Tsaka Offly. Yung nakakuha ng good kill sa early. Hayahay ka agad yung laning nila dito mamaya. Pero ito. Sabi ni ano Kertong. Meron pa bang next series? Wala na. Last series na po ito. Mamaya na ulit. Alas 4 ng hapon ulit. Yung mamayang... I mean yung next series. Pero grabe, napilitan mag-windrun si T2000, so medyo... Wala pa rin eh. Ano? Kahit nag-windrun siya kanina. Negat yung lasit niya ng ganitong kaagad. Yung 0-0. Walang pang secure, walang pang power shot. Mas lalo silang ano niyan. Bubusitin sa baba. Mahirapang mag-farm dito yung Windranger. Ngayon nga, kita natin, no? Iisa pa lang yung nasi CS dito ng Windranger. Ayun, dalawa na. Pero makakahabol naman yan so far. Ang ano lang dyan, tingin ko okay lang na mag-Maelstrom build siya. Wala namang yung mga Medusa dito na kailangan niya mag-defusal, ganyan. Oo. Tapos, ano pa ba? Manta. Oh, Manta. Yan. Manta TA-2000? Windranger. Aganims ba? Ganun yung smatic yan, later. Diba? Pero tinabangan ko si BCM kung ano magiging build niya. Blade mill lang siguro. Katulad nung dati. Kasi yung Brewmaster ang most likely magre-regions, ganun yung mga nagiging build ng Brewmaster ngayon eh. Nag-bevessel, tapos magra-rad. Pero nabanggit mo dito si BCM, ano ba yung typical na binubuo ng isang mid laner, ano? Earth Spirit. Kasi kadalasan nakikita ko... Blade mill talaga. Support ang isang Earth Spirit eh. Oo, pag support kasi, more on either Yul Scepter agad, pag may maaga makakapag ano sa kanila, makakapag Urn or Vessel, pag mid naman, Blade Mill talaga. Okay din naman, yung Blade Mill kasi Windranger yan eh. Oo. Heater din naman tong ano, ng PSG Quest. Ano yan? Blade Mill, tapos Shivas. Shivas ganun yung build. Oh, pero wait lang ha. Siya marit na sa delegado dito. Nai-slow siya ng Tether. At yun lang. Abutan pa ba ni Timado? Yung movement speed nandyan. Thanks to that boots na kinuwagad ni Timado ng early. But Omar, hinahabol pa rin nila. Nadamay pa nga yung courier ni Malik. Additional 30 gold pa yan. Si Malik, masyado na natang malalim yan. Kay Philip pa ba? Na-sidestep pa naman yung Blood Grenade doon. Pero ito na nga rin. Yung trample, so Timado together with Sep, mapipilitan na lang dumistahan siya amigo at back to CS. Grabe naman yung OG, tuloy-tuloy naman yung momentum dito. Parang yung momentum nila ng game 1, pero dito sa baba, pinayari din natin bakbakan Sir Mike. Potek piting na corner si Docalis, ang tanong sino unang mamamatay? Una naman namatay pa rin si Docalis, but in exchange nakuha rin TA-2000 si Ari, pero uy, fair trade lang naman. Pero pagdating sa support point of view, mas okay yun for Ari. Kasi una namatay si Docalis. Nakuha niya yung XP doon. Mas mataas yung nakuha niya. Para mas nag-benefit pa doon sa kanya. Pero 1 to 4, kahit sabihin natin 3 kills yung lamang dito ng OG, ha? Hindi na masyadong tumataas din yung lead ng OG. So, early pa naman. Nakakasabay pa rin sa creepings dito yung PSG quest. Oo nga. Ay, Regents ngayon balak. Regents agad. Uy, iba yung magiging item order dito ng ano? Ng Brewmaster. Kasi madalas talaga vessel muna bago mag-Regents eh. Pero ito mukhang balak muna mag-Regents. Nung Brewmaster, naka-queue eh. Pero si Malik. Agad. Taas. Trample. Pwede ka mag-ano? Third skill para may slow. Kaso nai-slow din talaga siya ng Tether. Pero yun, nakitago naman ni Omar. So, buhay-buhay na. Safe na si Malik. Pero sa may mid, si Noob, nasa delikado. Makakapag-TP out into safety naman sa may mid nga lang kasi wala siya pang
Region, ano binili niyo dyan? Bote na ba yung pa-deliver sa kanya? Hindi ko rin nakakita kung recta bote nga ba eh. May blade, so patak siya for the added. Ayun, may bote na nga. So okay lang. Na hindi siya nag-TP pa puntang base. Madedelay siya kung sakali. Uwi ko talaga. Although may X-mark naman siya kaso mahirap na. X-mark ka dun kung saan ka nag-TP. Bugbugin ka lang ulit ng Earth Spirit. Abang ka lang nun. Pero mukhang nawala na yung ano ah, nawala na yung pagiging agresibo kanina ng ano OG. Oh. Parang kumalma na. Pero okay lang naman. Si BCM ang bahala dyan sa pagiging agresibo mamaya. Siya magpapakitang gilas ng early kasi nga kung titigong mo lahat ng heroes, siya yung expect mong iikot ang iikot sa mapa. Ari, frostbite lang. Pero wala naman mangyayari. Si Ducalis pa nga yata yung igogo nila dito kasi walang frostbite. But ayun, masyado na daw malalim, sabi ni Whisper. Under the tier 1 bottom tower na yan. So let's just back. For Primal Beast naman. Ano ba? Tamang blade mill. Blade mill kagad? Ay, blade mill tuloy. Face boots pala. Sorry, sorry. Face boots lang. Earth Spirit naman, may threads na. Dito yung Shadow Demon, ha? Ready to secure some rune para kay Kungka. Umuwi na. Umuwi na. Napilito mag-TP out, eh. Wala na lang siyang ano kasi mana, eh. So, if ever na may kasama man siyang support, which is si Ari, mahirap na rin na-secure. Pero grabe yung one dito, ha? Cut ng lane ni Malik, ha? Okay na, kasi alam niya ano, eh. Kaya-kaya siya patay ng Marcy tsaka IO, eh. So no choice talaga, no? Eh, kaso lang, kasunod sa kanya si BZM. Meron na yung ultimate magnetize na tayo na nga ginamit na the DPS. It's just too much for Malik to handle. And that's an easy kill for BZM na okay pa nga yung kanyang pag-TBO. Kasi sabi lang natin, masyadong ano? Masyadong malalim si Malik at nabigyan na nga. Pero kung gaano naman kahirap yung buhay dito ni Primal Beast, gaano naman kadali yung buhay ni TA 2000 dito sa baba. Oo. 43 and 9 yung lasi. Tapos yung katapat niyang Brewmaster, 26 pa lang. Walang ano, mahirapan talaga si Brewmaster dun. Ang kasama pa naman ng, ano, eh, ng Windrager sa baba, CM. Bosset talaga yung Frostbite, di ko makakalasit. Diba? Pero ito, going for Armlet, yung Marcy. Ano kaya next item niya? Ngayon ko lang kasi ulit makikita yung Carry Marcy. Nung time na umusi yung Carry Marcy, ang alam ko lang na build niya, Battle Fury tapos Battle Fury Ags. Ano ba ang Ags kay ano? Kay Marcy. Yung sa ultimate niya to eh. Shit, ang tagal ko nang hindi nakakikita here na to. Nakakalimutan ko yung mga skill nila. Pero ito, naitago naman yung Marcy. But si Malik nasa Delicado, level 4 pa rin siya. Pero makapag-trample at nakapag-focus pa rin si TA2000. Si Timadi nasa Delicado. Mukhang din na siya makakatakbo sa kamay ni TA2000. And that's an easy kill for the carry of Quest. Pero masusunda naman dito si Omar. Natali. Mamamatay din. Pero okay lang, sabi ni TA2000. Kasi double kill yung aking nakuha sa pag-TP ko sa may top. At si BCM yun, nasa Delicado pa, makakapag-rolling boulder out ba? Hindi. Naharangan na power shot na frostbite. And this is BCM down. Pinalo sa T-Whoop. Noob will secure the kill. 3 heroes dead sa may side ng OG. 2 core yung namatay dun. Sarap naman nun para kay TA2000. Siya pa ata yung ano, talagang nag-benefit sa nangyari dun. Masyado rin naging ano eh. Aggressive dito yung OG, although lamang sila ng gold lead, hindi mo pa rin talaga pwedeng baliwalain yung damage doon ng torre, nasa loob pa sila ng torre doon. Hinayaan na nga lang, iniwan na lang si Whisper doon sa baba eh. Oo, okay, wala. Hindi rin naman makakabasag kaagad yung ano, Brewmaster sa early. Sige, hayaan nyo lang yan. Wala namang catapult lane, wala namang catapult na creep. So hindi natin magiging problema yung push-push na yan. Ayan niya lang mag-pressure yung ano dyan, yung Brewmaster sa may mid. Sarap! With that kill, mukhang malapit na. Abot kamay na yung Mjolnir dito ng Windranger. Pag naka-Mjolnir yan eh, mananakit na yung mga member dito ng OG. Pero tanong dito ni Paul, Sir Mike, sino daw lamang sa late game dito? Late game? Quest ako dyan. Quest pa rin? Oo, quest ako dyan. Parang ano rin kasi, pag sabihin nating Marcy, makapatay man ng isa, mahihirapan ng mag-follow up kagad eh. Pag walang ulti. Pag walang ulti yan, hirap pumatay niyan. Pwera na lang. Hindi, ganun din eh. Pang secondary damage nga lang din yung iba. Pero ito na nga, pero ito, X-mark. Oy, na-dodge niya naman. Basic lang, pero oy, nasa Delicado dito si Noob. Pero wala nang damage. Kulang na talaga.
Pero resources yung nasayang dun ah. Pero wala namang mangyayari namang bakbakan. Parang nagkatakutan lang. Eh, nag-iingat pa rin naman yung dalawang team dito at mukhang hindi pa nila talaga nai-hit yung timing nila. I think Primal Beast, bago siguro lumaban yung PSG quest dito, dagger muna. Primal Beast? Pwede. Kaso going for blade mail din siya eh. Marcy kasi. Naka-Q, oo. Tapos may para, snapper pa. Parang hindi ka suntok-suntokin ng Marcy kahit mag-ultimate. Kahit pa paano tatagal, no? Ah, hindi. BKB na. Rekta? Oo, okay lang naman. Hindi naman awkward na pagkakabili ng early niya. Pero ito, nasa kala si Demado. Nandito na rin yung carry ng quest. Focus per ginamit na itali din sa punuan. And that's Marcy down sa may side ng OG, malayo si Seb, pero andito na yung mga kampi ni Marcy. Too late na nga lang, pero hoping to get some trade na lang sa may side ng quest. That's Omar. Ito na lang talaga pampalubag doon. Kaso gumamit pa ng magnetize, pero support kill lang. Super OG. Sa Marcy, parang hindi sobrang unfair na trade para sa OG, pero no choice na sila. Nabigyan ka agad yung Marcy doon eh. Oo, bilis eh. Na-burst lang din talaga. Ito naman ang tanong ko, Sir Mike. Paano pag nangyari ito mamaya, nanapit na si Marcy? Sino na yun magdi-deal ng damage para sa OG? Siguro, ano, pikit ka na lang, tapos imaginein mo na lang kung sino. Wala eh. Yung magnetize kasi dispellable. So, pwede yan ma-dispel later on ng sabi natin may mga Yule Scepter, may BKB na yung heroes ng quest. Which is, ayun na yung ginugo kasi agad nung Primal Beast. Looking for BKB na agad. Ayun na lang yung pinakaasahan nila. Tsaka yung Radiance o yung DPS. Ayun nga, puro DPS sila. Mamaya. Pero na lang kung umabot talaga tayo ng late na yung pati yung Snapper eh. Nagiging carry na rin. Sakit din yan, lalo pag naka-divine. Ang problema, mas masakit nata yung lineup ng quest pag late. Gaya yung sabi mo kanina. Oo. Hirap pa naman ano yan. Kitable kasi talaga yung Marcy. Kung sino yung focus niya, pwede lang din itago. Lubog lang din, no? Oo, oh, pwede rin siyang i-perch. Tapos may pang-setup din dito yung quest kung sakali. At naku po, patay na naman silang dalawa. Relocate, nakabang na kay Seb. Makakiging successful ba? Okay, successful naman. Kaso si Seb ang alay. Alay ka muna, si Seb ang alay. Okay na yan, tropa. Ano ka na? Bayani place na yan. Nakabang na, wala na. Say, hindi sumakto. Gana pa ba yung ginagawa dito sa IO ngayon na ano? Para may napanood, sinasabay yung TP. Wala na. Tinanggal na pala yun. Masyado na OP. Inabuse ng OG dati yun eh. Yung ano, yung relocate sabay TP. Oo. Nung uso yung, inuuso pa yung anak kaya ano, IO carry. Oo, nung time nila 2018-2019, inabuse nila yun eh. Ngayon wala na talaga. Wala na. Hindi ko na nakikita yun. Tsaka trinay ko na rin mismo yun eh. Wala. Gumana. Hindi gumagana. So sacrifice na nga lang talaga kung sakaling mag-relocate out dito yung ewan ko na lang kung hindi na. Pero alam ko kasi hindi na gumagana eh. O baka di. Ay masakit. Eh kaso may barko. I'm your little butterfly. Noob. Finally nakakuha rin ng magandang kill dito yung OG. At hindi pa yata tapos. Nakuhuli pa dito si T8000. Binigyan ka namin ng magandang start. Pero wag ka naman sana mag-choke. T8000 sabi dito na quest pa? At Docalis dispelled agad yung kanyang frostbite with the illusion rune na hawak dito ni BCM. Hindi naman magkoconnect yung kanyang role. Pero hindi naman pala problema yun. Hinatak lang pala si Malik. Four heroes. Dito saan namatay si ano? Ah sa baba. Upcom kill. Na bro split. Nadali ni Whisper. At ganon na lang tumalon. At tumalon yung lead ng OG at tumalong naman yung PSG quest. Top 3 network natin, nasa side pa rin ng OG. Parang maling-mali yun. Parang anong nangyari na lang dapat dun? Alay na lang yung Kunke. Oo, kaso sumunod pa. Damay pa si T8000. Hindi niya, ano, alam niya ang feeling ng nag-iisa, kaya sinamahan niya si Noob. Huwag kang mag-alala, tropa. Andito ako, sa likod mo lang. Pero siguro, inisip din ni ano, T8000 na baka mabuhay pa yung Kunka, especially blade mail, tapos nakapag-parko, kaso hindi na rin kinaya yung damage. Eh. Shadow. The damage is too much. Ito, malapit naman na, I think 300 gold the win na lang yata sa Brigands nung Brewmaster. At ito naman kung ka, ayun, going for the Aghanims.
masyadong ano, masyadong mahalaga yung Uggs dito kay Code Kamama. Pero ito, X-Mark. Walang bro split. Ginamit mo kanina para patayin yung aming Shadow Demon. Magiging na ba yung damage nila? Dito yung sustain. Power shot, magkoconnect. At mamamatay naman si Whisper. Pero ito na rin. Nag-let it go na si Ducalis at si BZM. Nasa delikado ang aga na alis nung kanyang shield rune. At BZM, makokontrol talaga siya dito ng quest. Double kill para dito kay T2000. Pero magnetize, medyo nangangate na. Pero okay lang naman dahil wala nang way to replenish yung trample. Time at si Timado na trample, na bura. Nag-buyback pa rito yung IO just to save yung kanyang carry. Pero ganun pa rin ang ending. Makapag-out naman siya with the relocate. Kaso wala. Oh no. Sakit, tatlong core, nabura tapos ang kapalit lang CM sa may side ng quest. Bawing, we'll do that bawing, all day. Bawing-baway dito yung PSG quest, Sir Mike. Napabuyback pa yung IO. Mm-hmm. Sobrang babattle yun ng network nila. 1K na lang yung advantage dito ng OG when it comes to the network. Although naman tayo yung Blue Master, ito pa rin naman. Nasa kanya pa rin. Nabili niya pa rin yung regions niya. Ano ba nangyari doon, Sir Mike? Ano nangyari ba't almost wipe out yung nangyari sa OG? Wala silang bro split na ano agad. Na, ginamit kanina, no? Para mapatay yung Shadow Demon, which is nag-backfire at ginamit ngayon ng quest up against OG or rather Whisper. Okay, kahit pag sinetapan ka namin ng X-Mark, wala ka na magagawa. Sinakal nila kaya hindi na totally nakatakbo and with that kulang na agad when it comes to number itself, yung OG. Pag may nasa kayo rin talaga dito yung Primal Beast, kayang i-burst out kagad. At ayun ngayon nangyari. And, tsaka si Timado, biglang, ayun yung hindi ko napansin, si Timado. Pangalawa kagad, no? Oo. Sa net worth? I mean, yung, ano, yung buhay niya kanina biglang naubos. Ah. Ayun yung hindi ko napansin. Parang ano ata. Hindi ko rin alam kung saan nang parang after pagka, sa pagkamatay ni Whisper, pagtingin ko sa kanya, 1/4 na lang yung HP niya. Kay Snapfire ba galing yun? Ayun, hindi natin alam. Ay, naku. Ay, ito, may mabibigyan po. Nadali na naman, walang relocate. Save yung, ay, meron na pala. Tapos na pala mag-cooldown. Ako po, Alay. Alay. Ito na lang, nag-fail yung attempt eh. Ito Alay, na, okay na. Si Rylai. In any way, na mabawi ng OG yung kalamangan na meron sila, okay na yan. Kaso hindi pa rin maganda yung gantong nangyayari na ano ha. Nababawasan at nababawasan pa rin sila. Leading network ngayon, si Brewmaster na sinunda naman ni Marcy. So, okay pa rin naman sa mga carry dito ng PSG quest. Ito pala ang hirap sa may side ng OG rin. Ngayon lang nagsinkin sa akin totally. Ay. Pag namatay agad yung Brewmaster, wala nang kukontrol sa Windranger. Wala na rin pamigil dun sa CM, no? Oo. Kanina, ganun kasi nangyari. Pag namatay ng Brewmaster, sumunod si BZM. Free, nakagalaw yung Windranger. Pero ito, Aegis, sinawakan na ni BZM. Mabilis lang with the ultimate dito ni Marcy. With the Unleash. Ang tanong, mag-high ground kaya ang OG? Mahirap pa sa ngayon. Sa wala silang, wala silang pang push. Ayun yung problem. Ayun pa yung isang problem ng draft nila. Wala silang mabilis na pang push. Tapos ang ganda pa ng high ground dito ng ano? Ng quest. Although meron silang Snapfire, kaso support nga yan. So walang masyadong damage sa torre. Pero ito, may na-attempt pata, Sir Mike, sa triangle area. Nakita, may ward dyan yung quest eh. Kaso sila yung nahabol ngayon. Nakita namin kayo sa may triangle camp na ward namin na yun, no? Sa may high ground. Patay ka sa akin, Omar. Alam niyo, mamamatay na siya. Kaya dinamay niya na lang yung DD para hindi rin makakuha ng ano. Pwede. Na OG. Mabilis na po siya, eh. Pero ito, ah. Naku, sinubo yun lang ang ayaw mo mahuli. Yung kung kanyo, ito na nga yung Mortimer's Kisses din, nagkakakanik kay Noob. At nandito na rin si Timado together with Seb. Yung talon, hindi naman umabot. Plus the cheese, para lang mahabol talaga yung kung kain. That's kung ka down sa kamay ni BZM. 10-15 yung score natin mga sir. 18 minutes pa lang, punong-puno tayo ng action. Nag-audition na naman yung PSG Quest. Paisa-isa na naman sila. Pero, space created lang talaga yung ginawa dito ng ano. Ni Kunka, alam niyo mamamatay na siya, buy time na lang talaga yun. Para makapag-farm ng malaya sa TA 2000. At ganoon din naman si Malik sa ano side ng, sa taas kanina, sa baba kanina. Sira ang parlay sa Quest at Extreme Gaming, yun lang. Nadali ata yung ano? Nadali yung parlay ni Ivo. Nadali yung Extreme ng GG. Pero ito, hindi pa naman tapos. Yung satin? Oo. Kaso mukhang game on din yata nakatayayon.
Kaya siguro na pa-GG na agad, pero si Malik na silence din naman agad at na-save lang din dito. Ni BCM yung kanyang si support na si Ari Whisper, kukonek niya sa kanyang kape sa likod. Naitago naman dito si BCM, pero that's okay, sabi ni BCM, dahil dito na yung aking mga kakampe. Docalis will go down, nabato ng bato dito yung Primal Beast and the Drag Dinosaur. Nang kapag BKB rin naman, so mukhang makakaligtas siya, pero inahabol pa rin siya ng mga chuplets ni Brewmaster doon, but ayun na nga, ligtas na siya. Tapos Windranger, may BKB na rin yata. Ito na ba yung hinihintay na PSG quest, lalo na kapag BKB na siya? Pwede, wala nang ano eh, wala nang Brew split eh. Oo, wala na rin ultimate hit si Marcy. Even mortifying kisses, pero magko-cooldown na rin nata yan maya-maya. Pero timing, nasa OG ngayon. Smoke, ito na nga. Mukhang gagawa na ng action yung quest. Matagal pa ba yung ages? Oo, medyo ano pa yan. Mga siguro less than 3 minutes pa, pero binapokus pa lang si Ari. Kaso iniiwas-iwasan nandito ng T2000, nai-slow ba siya? Sa may likod si Malik, tinatrain yung control dito si Timado, together with Seb. Nag-let go na rin dito si Docalis, mukhang mababurst na delay support dito ng OG. 2 heroes dead, sabi said ng OG, pero nalabad pa rin Timado. Wala nga lang siyang unleash, kaya hindi siya makapag-deal ng so much damage dito sa may side ng quest. Nalabas na rin yung Aqua Planet, sumunod na yung carry ng OG at mukhang susunod din yung kanila mid laner. Si BZM na control pa ng torrent at ayun na nga, sinagasaan ni Malik and Whisper with without the Brew split, mukhang i-ignore na lang siya kasi gusto nila dito yung big kill na si BCM. Makakapag Rolling Thunder out naman ay Boulder out, pero na X-Mark eh, saan ka pupunta pare ko eh? Sinakal, Mortimer kisses para lang makapag-deal ng damage sa may quest, kaso late na talaga, sobrang talo nung Ojo dun sa may teamfight na yun. Buti na lang kami nakapag-out si BCM with the Rolling Boulder. Parang questionable na rin yung naging ano ng OG doon. Wala na silang pwedeng ibitaw eh. Walang split dito yung Brewmaster. Wala ding unleash yung Marcy. Walang damage na ibibigay. True. Tapos nakuha kagad yung Snapfire na focus fire kagad. Wala. Ayun nga yung problema nila. Dumating yung Snapfire dito with the Mortimer's Kisses. Kaso, wala na. Pa-out na eh. Oo. Yung quest doon eh. Nakuha na nila yung gusto nilang kunin dito, hindi na para magtagal pa eh. At gusto ko yung magiging item dito na Shadow Demon. Aaganim sa god siya for the purge. Bigay niya lang yung isa lagi dito sa may Marcy, tapos da yung susunod kahit kanino na. So BKB pa rin itong kay Marcy ah. Kailangan pa rin mag-ingat dito ng quest, hindi pwedeng maulit yung kanina na bigla silang napipitas-pitas. Buti na nga lang kamo talaga for quest kanina, wala nang unleash yung Marcy. Kung hindi, talagang possible na sila pa yung ma-wipe. Pwede sila mano dun, mabigyan ng malaking damage. Ito naman Earth Spirit, kaya Sanj. May Blade Mail at going for Octarine Core. Kunat na rin yan. Pero Gold Lead Network, stop pa rin naman. Uchi pa rin. Oh, Brewmaster and Earth Spirit. Mas lamang nang ng konti yung Windranger natin compare kay Marcy. Pero okay pa rin naman, di kita pa rin yung laban natin compare nung game 1 natin na talagang nakita natin sa OG na one-sided talaga. Dito, kahit pa paano, palag-palag na yung quest. Pag nawawala talaga sa ano no, sa pag wala talaga split dito yung Brewmaster. Wala. Di pa rin nakakapag-set up yung ano, CM. Basic team fight. Walang kumakancel sa ano niya eh. Freezing field niya eh. Eh kaso, nakita. Grabe naman umamoy ito. Uy, nakita niya, di ba? Sabi niya. Wala na. Umaga eh. Andun yung bonus vision eh. May shard naman siya, pero dun pa rin ang ending. Dun pa rin ang punta ni Docalis. Goodbye pa rin, Docalis. Ayun. Buti na, fight time. Kaso binalik. Bibigay niya talaga kay Whisper yung kill. Aba, ang pabilis ng Octarine. Kasi alam nila na kailangan nila yung Brew split talaga eh, so para mabilis yung cooldown. Cooldown, no? Pero wala na namang CM, dito naman sa baba. Ayun lang, na-silence. Nahuli si Malik, pero tali, wala namang puno, so makakagalaw lang din agad. Si BCM, pwede niyang ibalik yung reset pala yung type. Kaso wala talaga. Wala, masyado rin malayo yung mga kampi dito na yan eh. BCM? Oo, hindi rin niya pwedeng habulin ng basta-basta dito. Wala na po si Ana sa OG for years. Hinahanap niyo pa si Ana sa OG? Huwag nahanapin ng wala. Pero ito ah, small play.
14 to 18. 5k gold lead para sa OG. Mayaman pa rin sila. Pero hindi naman masyadong ano to eh. Hindi naman masyadong mataas to kung ikaw yes. yung quest. Lalo na nakakapag-farm pa rin naman yung mga carry nyo dito. May item pa rin naman kayo. Oo. Diba? So, kayang-kaya pa rin yan. Lalo sa high ground. Kung pa high ground na talaga pag-uusapan natin. Hinihintay ko na magwala dito, mag-maoy si Timado eh. May ganun ba? Oo, may ganun eh. Pag si nakapag-unleash. Hindi, I mean yung unleash. Magwala ba? Ganyan. Pero ito may Hagrim Scepter na yung Shadow Demon. Naku, problema na ito. For OG. Pwede na sila makakontrol. Kahit naka-BKB, yung heroes nila, pwede lang makakontrol talaga. Oh? Nang purge. Wala eh, sobrang slowed ko rin eh. Mm-hmm. Wala ka naman ng mga malacentor na pag na-purge ka, pwede mo lang i-stampede. Wala eh. So may hirapan, dagdag hirap para sa OG. Pero hindi pa rin, hindi pa naman ano, masyadong nag-initiate dito yung quest. Parang may hinihintay pa sila. Hindi pa ata yung ano, hindi pa ata yung shard nung SD. Defensive lang sila dito. Wala, kung titignan mo kasi yung mapa nila, wala sila gaanong vision eh. So, di nila alam. Baka mamaya, pag pumunta sila sa ganitong lugar, masaksak sila sa tagiliran ng OG. Ayun. Tsaka malapit na rin kasi lumabas yung Roshan. 36 seconds. Kung sino man lalo sa may teamfight, makakapag-Roshan na tayo na nga. Night-night. Yung Aghanim Scepter ng Marcy. Sana ma-point out kasi hindi ko na ganun kaan eh. Pero alam ko yung Aghanims niya, ano yan, sa Unleash. Nakalimutan ko lang kung ano niya effect. Siguro, reduced cooldown. Pero ito ah, mukhang gusto ata pumitas muna. May na-control, nakapag-focus pa naman si TA2000 dito. May Aghanim Scepter na rin siya, so medyo ENB siya at BCM na isave lang. Nung relocate out ni Sep, pero naghahabol pa rin si Malik yung gusto nila dito. Nakapag-BKB TA2000 continuous focus with the focus fire. Nasa delikado rito, BKB. Si BCM will go down sa may side ng Oji. Pero Timado, nakikipagsuntukan. Sunusuntok na dito yung Kungka, gigil. Pero oh, dead. Snapper. Si Omar and the Snapper with the multiverse kisses will get the double kill. Dalawang support yung kanyang napatay. At nako po, na-turn around pa yung quest doon. Kala ko sa kanila na yung fight na yun. Ang tagal kasi ng nabuy time dito nung Earth Spirit. And wala eh, nahirapan din sa quest 2-1 dito yung PSG quest eh. Talagang pinahabol sila ng pinahabol nung ano eh, ng Earth Spirit. Tapos nung nandun na sila sa close space, sabay pasok naman ng Marcy. Sabay, ultimate dito ng Snapfire. Salong-salong ng quest yung damage dito ng OG. Oo, tapos yung DPS pa ng region, problema rin talaga. Aray ko po talaga. Eh, may mecha na ngayon si Ari. Mas lalo madedelay yung mga pwedeng gawin dito ng quest. Kasi, may Ion na. May mecha pa. Unsurprisingly, hindi yung Io yung nag-mecha. Pero papalag dito yung ano ha, quest ha. Walang resources dito yung OG. Walang split. 50 seconds walang down pa. Ayun lang, naskan sila ng OG. Kaya naman nag-out agad na doon. Wala na. Ayun, kita naman nila si BCM. Kaso aware ka na BCM ha. Naskan nyo na nandun yung heroes ng quest. May pang-out ayun naman lang. Sila dyan. Naka-ready pa rin siya dito. Ayun pwede mag-farm. May shield rune ha. Pwede niyang gamitin yan para medyo tumagal. Kaso din na siya bibigyan dito ng chance ng quest. Gamitin yung shield rune na kanya nakuha. Quickly burst dito. Yung Earth Spirit, ano yun? Masyado siya nag-asim. I mean, nagpakampante. Kala ko naskan na ng ano dito. Oo nga, kaya nga umukta, ano eh, na dumistahan siya agad si Whisper eh. Nag-out agad siya eh. Eh, kaso, akala siguro ni, andito, BZM, tatagal siya. Lalo meron nga siyang shield rune eh. Kaso hindi na nakagalaw. Ayun na nga, hindi na binigyan niya ng chance. Sinakal, na-torrent, sinakal shot. Wala ka talagang galawan dun. Pero hindi ano ha, yun lang yung magiging makukuha dito ng quest. Si BCM lang. So okay pa rin naman sa OG kahit pa paano. Uy, shoutout daw sa parlay dito. Shoutout Sir Mike nanalo sa parlay Game 1 OG winner plus over 50.5 kills and Game 1 winner GG over 46.5 kills. 1k na naging 50k pa. Uy, congrats! Sarap naman nun. Ganda ng umaga mo, boss. Good morning. Talagang good ang Genre. Morning. Pero ito, nag-Rosha na yung ano ha, OG ha. Mm-hmm. Smoke play from PSG Quest. Oh, at mukhang may makakasulubong sila. That's BCM. Gonna be BCM ulit. Pero this time nagamit niya na yung shield rune niya. Yes.
Kaso Frostbite na X-Mark na red. Mas setup niya ata siya dito, makakapag-focus pa rin si Tito. Tapos ang kaso medyo masakit yung Blade Mail, Bruce Split na gamit rin ni Whisper. Ang kunat niya lang dito nung Earth Spirit. Nakaligtas pa mga sarat si Timado. Nagmamaoy na BKB. Pero ayun, kinik tayo ng Dota Labi. Ang ganda niyon. Sobrang intense ng laban. Nag-blackout yung mismong Dota. Inalubog tayo ni SD mga tropa. Nag-crash din ah, pati yung player? Oh? Paano yun? Pag ganun? Hala ka, nag-crash daw mga sir, pati yung player. Paano yun? Saktong-sakto sa clash. Teamfight pa naman yun. Ang alaga pa naman teamfight yun. Parang ano na yun eh. Hindi naman sa deciding, pero ang laking... Tingin ko doon na magtutuloy-tuloy. Ayun, ayun, crash. Nag-crash din daw. Ha? Ayun, nasa clean feed natin tayo ngayon mga sir. Nag-crash. Sinabi nga ni Seb. At ang nangyari dito, patay si Docalis, naka-up lahat ng heroes ng OG, at quest, body wala, na lang. Wala atang makukuha yung ano dito, quest dito. Ito yung mahirap kasi makakapagano kayo, makakapagplano kayo. Makikita mo lahat ng nangyayari ngayon habang nakapos eh. Pero kahit sabihin natin makakapagplano ka dito, parang no way out na yung ano eh, yung quest eh. Parang pang, papalag pa ba sila? Ayun, nastan yung kung kayo, no, binato ng bato. Yung TCT 2000 naman, half na yung HP. So, pang-out na talaga to. Pang-out na to? NG na daw. Ah, sugal na lang to pa sa quiz. Oo, oh, tayo na yung napalabog ng ano eh. Napalabog ng Shadow Demon eh. At Sam, I mean, Noob. Out na nga lang talaga. Although may shield rune, wala na. Deads na talaga. At naghahabol pa rin sila dito si Omar. Ang nakita kanina ka pa, bosset Omar. Ogre Seal Totem. Just to get out. Buy time lang. Tago sa sarili, pero patay ka pa rin. Fortunately, para sa quest, hindi naman nadali yung Primal Beast tsaka Wind Ranger. Ang kaso nga lang, nadali naman yung tatlo nila. Ang tagal kasi nilang ano eh. Ang tagal nilang binakbak dun yung Earth Spirit. Hindi nakaligtas pa nila nakapatay. Nakaligtas pa. Oo nga, ayun yung mahirap. Nakaligtas pa. Ito na naman. Uy, may mga kasalubong yata. Ay, nagkasalubong. Oh. May focus pair. Naka-indie naman dyan at naka-BKB dito sa T2000. Ang tanong, mababurst na ba nila this time? Sustain, hindi naman magiging enough to save yung Earth Spirit ng OG. Docalis with a freezing field. Mamamatay si Seb at si Timado. Mga susunod pa dahil on cooldown yung kanyang BKB. Nakapag-out naman thanks to Whisper. Pero uy, munti ko na tamaan nung power shot. Pero Whisper, without the blue split, i-chase pa rin siya dito ng quest. Kaso nag-out na yung kakampi ni Malik. Ako po, Malik. Malika, ata. Ayun, napilitan bumakap dito yung mga kakampi ni Malik. Guys, abulit natin to. Wala yung Earth Spirit. Wala rin yung BKB pa yung... Uy, ganda nun. Natali. Marcy, ito yun nga, natali. Si Ari na lang daw. Bayaring tunay si Ari para makaligtas si Whisper. BZM. Nakita. Nasulyapan. Masyadong nag-asim. Hinabol yung Primal Beast tsaka Wind Ranger. Sure ball na daw ba? Over 5 AM. Hindi yan. Gian, isa ka lang. Alamahan mo lang. Pero ito na nga. Nagbabalik tayo. Uy, may blue split. Nakuha na ng quest ngayon. Yung Aegis. Although makukuha nila si Docalis. Uy, nag-timeskip ayun, pala tayo. Ayun, oo. Into the future tayo ngayon. Aqua Planet na ibigay. Timado. Nag-ahabol. Together with this team. Nag-ahabol sila dito at nakuha nila, nahuli nila yung may hawak ng Aegis. So, round number 2, Wind Ranger. Meron pa rin yung BKB. Pwedeng-pwede niya gamitin at ginamit niya na nga. Pero masakit yung suntok ni Timado. Girls TV versus out. Girls. TP out na lang yung nagawa dito. Pero si Omar. Ni TA 2000 at wala na. Okay na. Buhay na si Omar or ay... Ayun na. Inabot. Sinipa sa tadyang. Nangyari doon, nakala ko nakabawi na yung quest. Oo nga, Aegis disadvantage. Parang ganun talaga yung nagiging scenario dito sa laban na to eh. Lama, OG, basta up lahat na ulti nila, kaya nila makipagsabayin sa quest. Tapos quest, once wala nang split, wala nang unleash, sila naman yung lalabang. Oo. Ang mahirap din dito kasi yung focus pair nila, pag nadi-disrupt lagi, ang hirap na mag-build ng damage sa may side ng oo, quest. Oo, yun nga. Nababaitan rin talaga. Sino ba yung may Yules dito sa OG? Nasave kanina yung ano eh. Tingin ko IO yan. Si IO. Kung nakakuha ka agad nila yung ay, hindi wala. Si Ari? Pero Mecha kasi alam kung binild nung ano eh. Nung... Basta pair eh. O, meron ba? O, mula yun sa ano? Ay, hindi. Ayun, sa brew split yun. Sa brew. O, sa brew split. Ayun, speaking of brew master.
Smoke play. May ano na siya dito, refresher. Pwede na nilang gamitin yung mga items na nakuha nila dahil up na rin yung kanilang skills. Lahat at pwede na nila ubusin yung outer towers ng quest. Nakita pa si Malik. Mapipilitan ka ba magbigay vitro pa pero si Seb? Uy! Yun nga lang, hindi nila may diligtas dito si BCM dahil hindi nakakonnect si Seb kay BCM at nakapag-relocate ito. Nakukotal pa dito si Timato pero sinusutok niya dito yung dinosaur. May tatago nga lang ni Omar. Thank you! Sabi dito ni Malik at now, nakulang na yung OG mga sir. Makakapaglaban pa rin kaya sila dito sa may quest. Pero si Timato sobrang nakakahit out lang. Pinaglalaroan siya dito ng quest at si CM with the freezing field. Pinapaliguan dito yung OG. Napakalamig! Sabi ng OG at sumunod pa si Seb, napalipad naman dito yung Kunga pero uy, again, Omar with the tago, T8000, makapag-windrun out ba? Sinunog na lang ni T8000 and godlike ended para kay T8000 kahit paano, may consolation prize doon para sa may side ng OG dahil sobrang pangit na nangyari sa kanila na teamfight na kahit lang yung kanilang carry. Nawala kasi kagad si BZM, kaya naging 4v5 kagad yung laban. Tapos napakagandang ano pa, pwesto mula doon kay CM. Wala nang pan-disrupt sa kanya eh. Wala na nga si BZM, tapos wala pa si Whisper doon kanina, pero ito na. Makulit ka, pero yun, malayo na kasi yung ano, Earth Spirit. Babasag ka pa eh. Pero yep. Grabe dito, grabe yung ano ha, makbaka natin dito, palitan lang ng palitan. Buti ka mo, hindi nanalo yung OG doon. Kung nanalo yung OG doon, auto high grounds. Oo. Walang didipensa sa quest kanina, pero grabe yung CM talaga doon kanina. Oo. Humarap. Kinantahan ng Let It Go. Nakinig lahat. Oo. Ang tunay na Elsa mula sa PSG quest. The cold never bother me anyway. Ayun, yung OG yung nabothered. Nag-yellow talaga. Parang kung ano yung iniinit dito sa Pilipinas, gano'n naman yung palamig kanina. Oo. Ng Rylai natin. Oh, Crystal Maiden at si Malik. Sobrang konat mo talaga. Tsaka sobrang bosset din. Dahil yun, highlight ng dalawang support yun. Pero akala ko talaga kanina eh. Ano ni eh. OG play na yun eh. Kita ka agad nila si Malik eh. Kaso nasakal nga lang yung ano. Si BCF. Tapos na burst ka agad. Tapos walk play ah. Tsaka again. Ano yun? Highlight ng dalawang support yun. Ayan. Rylai with the freezing field, tsaka yung mga tago ng Shadow Demon. Ilang best, no? Tsaka yung perch niya, Demonic Perch. Oh. Grabe, bosset yung Aghanim Scepter. Pero ito, hindi pa nabibreak yan. Sino makikita? Kung si Whisper. Ay, yung tag out. Dagger out lang. Nakakaramdam. Wala nagpapakita, tropa. Instinct play. Dagger is up for Marcy. Para makagalaw na siya, extra mobility item. Uy, grabe naman yun. Dalawang word yung nakalapag. Uy, 10k anong kaagad ha? Tumalon kaagad yung lead doon. Ng OG? Yes. Pero to? Ang kulit nung ano, lane word sa may baba, dalawa. BKB... okay. Uy, mag-isa at TA2000. To now! Seb, natuna with the focus. Pero siyempre, Timado, BKB TP out na lang magagawa niya. Wala nang BKB dito yung Marcy. Ano ba yung build dito ng ano ng Marcy? Ni late niya ba ng ano yon ng BKB or early BKB? Hindi ko masyado. Early matanda. BKB yun? Di ba pag late ano yon, mas mahaba yung duration. Ganoon na nagpe-fix na 6 seconds pag nagamit lahat pero yun. Nagamit yung buhay din ni Whisper, hindi na nakagalaw yung setup ng quest, grabe. Welcome to Aqua Planet. And from 10k naging 5k yung kalamangan nila sa network. Nilunod yung Brewmaster. At sila yung pwede mag-high grounds ngayon or rather, kumuha ng tier 2 tower dito sa may side ng OG mga sir. May refresher na rin dito yung Kunga. So, double trouble. Double yung BKB, double yung Aqua Planet. Yung Torrent Storm ay si Ari makakapag-cookie into the high grounds naman, onto the high ground. So, okay pass. Okay lang kahit paano. Pero nakikitaan na natin ang butas yung drop ng OG. Ito nga yung hirap sa kanila. Pag nawalan sila ng isa, parang sira na kagad lahat ng plano nila. Pero yun, pangit. Ay, buti na lang may may halberd. Napatip na lang si Seb. Tamang focus fire ka sa akin, ha? Uy, habulin? Hindi na. Mayroon ang crystallis, oh. Sakit talaga yan. Pag nagsunod-sunod yung crit. Pero Brewmaster, sinusundan na sa network ng Wind Ranger, yung kaninang nahihirapan na si T2000 eh. Ano na ngayon?
safe, sabihin na nating okay na ata. Didi? Grabe naman yung tanong na yan. Anong tanong? Yung sa Facebook, grabe naman yung tanong yan. Spawn yun? Hindi ko pa nagdodota, boss. Ako oh, hindi ako nagdodota, alam ko yun. Next, kung nakikita yung smoke, hindi po, pero ano ka na rin naman kasi nang mapapaisip ka, ba't walang lumalabas sa map eh? Ba't walang nasa map, ba't walang nag-iingay, eh, alam mo na. Hindi, walang mayukwent. Just ko Lord, pero ito, 38 minutes, 25-28 yung score natin. In favor of Ojo pa rin naman yung kills and network sa kanila pa rin naman, 4K network lead. Yung meron sila dito, may Mindbreaker na yung Windranger, so pwede maging boss at yan. Unang hit, silence agad, Tormentor, nakuha na rito ng quest. And Malik, yung makakakuha ng shard, so may nambabato yung Brewmaster, mambabato na rin yung Primal Beast. Batuhan na lang mamaya. Ganun talaga. Pag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Hindi, batuin mo ang sabi na mababait. Eh, hindi mabait masama si Malik. Masama ako eh. Batuin din kita ng bato. Hindi mabait itong si Malik, pero ito na. Yung lead dito ng OG, parang hindi na rin talaga nagmamatter to eh. Oo. Parang wala na rin talaga to sa yan. Quest. Sabi gaya na ng skill yan sa teamfight na yan. Tignan mo naman. Nakapwesto na rito yung OG given na yung Roshan malapit na mag-spawn. 30 seconds. Kahit sabihin natin may unleash dito yung Marcy, parang may hirapan na rin kumuha ng kill dito yung OG. Hanggat buhay yung dalawang support ng PSG Quest. Parang kung ano yung nangyari sa may last teamfight, two ganun supports. Nagwawala na si Ami sa kabila, yun yung maganda. Dito, dalawa nagwawala eh. Dalawa nang baba to. Pero yun, nag-crush na naman. Dami nilang nag-crush dun. Ganda dyan, ba't nagka-crush yung Dota ngayon? Nagka-crush din ba yung sa XG tsaka yung sa ano? Sa GG? Oo. O baka dito lang? O mga sir, naka-ano sila? Hotel kasi to eh. Yung pinaglalaruan nila. Baka sa ano lang, baka sa quest lang. Baka may problema yung unit nila. Pero maganda, ano naman dun? Makakapagpahinga muna yung mga players. Kaso, makakapag-isip yung makakapag-plano yun. Habang yung quest na mo problema, paano babalik? Ayun na. Pero ito, late game na nga tayo, Sir Mike. Buti kami, di teamfight nangyari yan. Marcy, Snap, Fire, IO, Spirit, kontra sa late game ng quest. 300 ping, yun na nga. Sarap naman nun. Re-recon pa yan, re-recon yan. Ganda niyan, kung kailan last game, may papos-pos pa. Tumagal pa nga. Yan nga. Pero shoutout sa mga nanonood dyan, sa mga nag-bet. Hindi pa naman tapos ang laban. Open pa ba yung live ads natin? Parang hindi na rin ata. Masyado nang late. Ano na ba ang balita sa XGGG? Going 1-1 ba o going 2-0? Ayun, sabi ni Lionel Salvador, good morning mga boss. Oy, buenos dias din boss. Tana, ano na balita sa pinyo? Ayusin nyo dyan. Wala, sa ano ka talaga to? Problema ta ata sa quiz ata to. Wala naman nagko-comment na XG tsaka GG, ganun din eh. Baliktad pa ng XG yung GG, yun lang. Oh? E di 1-1 pa kung sakali. Nakauna yung GG kanini. Ah, panalo na XG 1-1 na sa kabila. So welcome sa mga nanonood ng XGGG kanina. 1-1 nga, yun. Na. Tapos na. Grabe, sarap. Sa kanila tapos na, tapos sa atin nagkaka-crush pa. Then, una-una rin naman talaga sila mag-start eh. Pero wala naman atang problema sa kanila. Tsaka tayo may papos-pos pa na ganito. Ayun, comes good. Admin? Paging admin? Hindi ako sa chine-check pa yata ng admin. So, ang may hawak ng gem ay yung Earth Spirit dito, no? At mukhang last team, Roshan, pwede mag-high ground kasi sino makakasecure. Pero G, yes, thanks. Ayun, grabe, tagal naman sumagot. Finally! Okay, balik tayo sa bakbakan, guys. Ba't naka-post na gano'n po? Nag-DC, nag-crash po lahat sa side ng quest. At nag-ano lang saglit, nag-ice lang ng ping. So, all goods in the hoods.
Russia nag-spawn na at makikita na yan ng OG. They want this one now. Ano na hawak na to? I think second, third Russia na yata to. Hindi ba ito ibibigay ata ng quest to? Wala, hindi na, wala na sila. Sila eh. Nakapwesto na rin kasi yung OG dun. Wala rin silang vision dyan, so mahirap lumaban. And alam naman nila na hindi malakas yung high ground nila. Hindi rin naman talaga pang-push yung mga hero dito ng OG. So okay lang din. Pero ito ah, Aegis, Roshan Banner, tapos Refresher Shard yung meron yung OG. Sayang wala pa sila nababasag na high grounds. Mas okay kasi talaga pag may nababasag na high grounds eh. Refresher kanino ba yan? Kay Brewmaster? Hindi, meron na eh. Hindi na ito nagpapatong katulad dati. Siguro kay Ari na lang or kay BCM. Actually, pwede rin sa, ano, sa Marcy. Para talaga mo yung unleash, no? Oo, oh, and nasa kanya nga. Tapos baba niya yung ano. Hindi, malagay yung armlet sa kanya eh. Oh. Bagong manicure yung Eris sa Dairaku. Oh, yun na nga. Pero ito mukhang mamamanicure din yung buhay ni Ducalis. Nalinis yung buti ni Ducalis dun. Ikaw, kanina ka pa let it go ng let it go. Kanina ka pa palamig ng palamig. Ayan. Pahinga ka muna. Pero ito, mukha po, TA2000 ha. Going for Daedalus na. Sa TA2000 para medyo, or actually, masakit at makate. Mga kakamot ka talaga sa hindi makate pag na-focus per ka ng Windranger. Pero speaking of the devil, hinahabol siya dito ni Brewmaster but hindi naman naaabot eh. At may shard, may aggrim siya dyan. So, Envy, si Eyeball. Pero ito ha, supat ang pumalag ni TA2000. 16 seconds para kay CM. Pero yung top yung balak nila dito kukunin din. Ayun na nga, ang maganda. Magte-20 na rin dito si Seb at mukhang balak nila kunin dito. Half HP na yun, tier 2. Top tower ng quest mga sir. Ang tanong, de-depensahan ba nila yan? Bigay ako na sasagot, hindi na. Masyadong mabilis na mag-take ng tower. Oo. Dito yung OG. Depensa na lang. Gundo. Shield rune pa nakakuha. Dagdag kunat pa nga. Hirap na nga patayin ng Earth Spirit. Mas pinahirap pa ngayon. Pero hindi rin naman nata papalag dito yung quest. Di basta-basta lalabas ng mapa to. Agust ng Windranger mga boss, yung nagiging Envy siya pa nagwi-windrun. Ayun yan. Pero ikaw ba bro, kung tingin mo ano na lang, ano dito, parang Kito victory ng OG. OG ba? Kasi sila yung mages ngayon, sila yung high grounds eh. Pero medyo may hirapan pa sila, given na mahirap. Kahit sabihin natin may ages sila, hirap mag-high ground dito. Ayun nga. Power shot, tapos yung Tidebringer. Ilang beses na ating nakakita yun na nagpumingilit yung OG na babaligtad talaga sila kahit up lahat ng resources nila. Sa tingin ko, ang kailangan is maka-pick up ng kung hindi si TA2000, si Kuhn kasiguro, bago sila makapag-high ground dito. Pero may papasok mo na ka-blue speed. Pipilit Ito yung pagpupushin nila kaso naboset sila ng clone dun ng CM. Ang bilis lang din maano nun. Maklear ng split dito ng Brewmaster. Yata yun na ngayon nangyari. Mapipilitan yata siya pero yung nahabol nila. Uy, nakapag-bling dagger out. Kalma lang. Alam na netimado yan. Basang-basa ko na kayo. Mga unexpected play kahit naka-ages yung kalaban. Ano, standing boss 1-0 in favor of OG. So, pwede pong mag 1-1 o di naman kaya 2-0. Pero yun nga, masyadong malaki pa rin yung kailangan gawing move dito ng OG bago nila magawa yun. Ang dami pang dapat gawin. Kailangan manalo muna sila sa team fight na talagang walang buyback or walang kayang dumipensa sa PSG quest. Anong ginawa ni Seb dun? Ba't nagtipo siya sa mitas? Nag-farm? Pero for PSG quest, ano naman sa tingin mo yung ano nila dito? Winning condition nila. Winning condition nila dito, makakite lang nila yung OG. Katulad nung ginawa nila sa mid kanina. Especially yung Marcy. Kasi pag nawala ng Marcy, sobrang unti nung damage na may bibigay dito ng OG. Pili ko mas, once sa lumamang sa clash ngayon yung PSG quest, mas malakas silang mag-high ground. Mas malakas silang mag-push. Mas mabilis. Tsaka hindi rin ganun kalakas yung high ground defense ng OG dito mga sir. Although meron silang Snapfire lang. Worthy lang yung Mortimer's Kisses, pero pwede kasi rin yung 45 yun eh. Yun lang talaga yung pang-pupush nila. Yung split lang ng Brewmaster. At yun, nag-scout yung CM using that X mark para alam niya maibabalik lang siya sa base ng kanyang kung ka mga sir. Nag-dodota pa po ako
ancient lang yung rank. Clone ng Ags kay ano, di ba? Hindi, yung Shardon, Shardon. Ah, yung Shardon. La, parang mag, ano siya, mag-fade away. Back. Step back. Tapos pag nabasag yung clone niya na yun, magkakaroon ng... Eh, yung frostbite. Parang nangyari sa spirits kanina nung Brewmaster, dito sa may mid. Pero to, smoke. Mm. Uy, shoutout pala kay J. Elisaga. Oh my god, from Flower Boys. Yan. Sabi niya Mano. Analyst, pero sobrang obvious. Guys, hindi po ako nagdodot. Hindi nagdodot yung kasama ko, sir. Nagano lang siya. Nag-guest caster lang kasi wala magawa. Since mag-isa lang naman ako, so why not? Pero oy, si BCM mababreak yata dito yung kanyang buhay. Hindi na umabot si Seb for the possible save. Pero tibado, nagwawala. Sinusuntok-suntok niya dito si Noob. Pero yung damage, wala pa rin si Whisper. Pinofocus dito si Umar para mawala na save. Yung side ng quest, freezing field. Nakancel naman na this time. Dokalis, hindi na makapag-let it go. Hindi na makikinig ng buong buhay yung coach. Pero nag-buyback na dito si BCM. Pero may distansya, amigo sila. Dahil lumabas na yung Aqua Planet. Dokalis will go down, I think, pero yun, nakaligtas pa nga at Whisper with the Bruce split, mapipilitan mag-out. Nagkabaybakan, pero wala pa rin. Parang nagkabanggaan lang, pero hindi talaga nagsuntukan. Pero lamang yung PSG quest dun. Ang nag-buyback sa OG is yung Earth Spirit habang SD naman para sa akin. Ayun na nga, ang maganda for Earth Quest. Core yung nag-buyback sa may OG. So, pag nawala dito mamaya si BZM, alam mo na, para sa PSG quest. Ay, naku po. Ito. Ano yung, wait lang. Ano yung bimble din? Ah, refresher din. Para kay Primal Beast, oh. Para kung, ano siya? Dalawa yung lockdown, no? Dalawa yung sakal. Maboset na dito yung ano niya. Kunyari, hindi maka... Mabuhay pa yung unang sakal. Sakalin mo ulit. Pero ito mukhang, lalabas na ba ng mapa? Yung quest? Wala pa namang freezing field, yung CM. I think tier 4 items are now up. Kasi 47 minutes. Tapos ang next niyan, 60 minutes na for that tier 5 neutral item. Ayun nga, mukhang naghahanap na dito yung Windranger para BCM. He knows na meron nagpa-farm dyan. Bumili na smoke of the set dito yung Crystal Maiden. At ayun na nga rin. May refresher na dito. Uy, si Whisper. Hindi nakita. Si Malik. Nakakita si Whisper doon. Nagdota to mga sir, pero ano lang. Tawag dito? Ano Dota 1 lang. Yan. Dota 1, tas matagal pa. 10 years ago na ata akong last nag-Dota. Grabe. Ay, hindi. Dota 1 ha, pero Dota 2, 8 hours. At 37 ba? Oh my god, thank you sa pag-correct sa akin. QWQW. Radiant's bottom tower is under attack. 12 tagal minutes ng game na to. Ay, 12 minutes tuloy. 12k gold lead. Hangga't hindi nakakuha ng maayos na team fight tong OG, hindi sila makakapag high grounds. Pero ganun din naman yung ano, yung quest sa totoo lang, no, hangga't hindi nila napapatay yung Brewmaster, bubusitin at bubusitin sila ng ano nito. Yung split nito. Hindi matatakot mag-use yan ng ganyan. May cooldown reduction siya na item eh. May refresher pa rin naman siya, fever na kailanganin talaga. So, sino nga ba yung mag-uumpisa ng laban dito? Tormentor is up para sa quest. Pero, Oy, BCM ha, may shield rune siya dito kaya namamatapang. Pero BKB has been used for the 2 cores of quest. Mamamatay ba dito yung CM? Pero si Timado, nasan ka na kaibigan? Makokontrol lang siya dito ng break. Pero okay lang, nakapag-out sila kahit papaano. Pero TA 2000 with the focus per, mabubura yata dito yung carry ng OG mga sir. Pero na-save lang ng relocate ni Seb. Thank you, Seb. Sabi dito ni Timado, pero si Malik nagwawala na. Pero 1/4 yung kanyang HP at masakit yung suntok ni Timado sa may hidot. Susunod pa yata dito si Noob. Pero yun lang, ba't mo naman sinama, Seb? Dapat iniwanan mo na rin si Timado. Mamamali na sana yung kuha. Pero nag-buyback na rin yung Primal Beast. Trying to break yung buhay dito ni BCM. Magiging successful ba? Yes, it is, mga sir. Pero wala yung buyback, mga sir. Dahil kanina pa yan, nag-buyback. That's a dieback for the BCM or for the Earth Spirit. Si Timado, susunod pa yata. 100 seconds out yung boat core dito ng OG. Uy, na itago pa si Seb. Sunod ka sa kakampi mo. Mark! Ako po, wala ding buyback yung Marcy. Alam kaya to ng quest? Bakit mo naman nasama, Sib?
Okay na sana na relocate out na kanini. Kasi safe naman eh, may kakampi siya dun eh. Eh kaso, dinamay. Yun lang, naisama sa ano, sa pag-out. Pero akala ko kanina makukuha na si TA 2000. Wala. MVP so, save na naman mula kay ano dun, kay ASD dun. Grabe talaga, bossy yung Shadow Demon. Ganun din naman yung ginagawa nung IO. Pero yun lang. Ayun, napakomment sa Facebook si Benven. Sayang yung tether ni Sef, patay sana kung ka, yes. Susuntok-suntokin sana yung sa likod niya ni. Mamasahihin na sana ni Timado eh. At eto na yung inahantay nung quest, yung Roshan. Makakapag-high ground na tayong quest dito. May refresher sila dito at dito. Sino ang hawak? Ducalis for the two... Kay Kunka. Ah, hindi. Kay Windranger na raw. Hindi, wala rin kasing buyback si Kunka, kaya kay Kunka talaga. Pero eto na naman, Brewmaster. Tama na lang. Buset lang. Okay lang, Windranger naman din kasi hindi na mamatay. Pero sa kanya yung refresher. May buyback din naman kasi siya, kaya okay lang din. Ano pa kaya kulang na item dito ng Windranger? Ganitong ano. Pwede yata siya magani. Bloodthorn? Gamit sa kanya yung Bloodthorn eh. Pero delikado dito yung ano ah. Quest kung sakali ah. Apat na member nila yung walang buyback. Ayun lang talaga. Si TA2000 lang ang meron. Ah, refresher din yung gugunaw Windranger. Tingnan mo, if ever na maisipan ni TA2000 mag-Bloodthorn, tapos nagamit niya yun at nag-focus pera siya sa na-Bloodthorn niya, tignan mo kung gano'ng kabilis mabubura yung hero ng OG. Nag-Bloodthorn na ba? Meron na? Hindi, going for refresher eh. Mas okay ba ang refresher kasi sa Bloodthorn? Dalawang focus pa yan. Ayun o. Sa sobrang ganda nung save ni Seb, pati daw yung Kunka na save. Radiant's top tower. Dalawa yung natama eh. Naging 6v4 yung teamfight kanina. Pero ito. 52 minutes na. Going ter... Going na tayo. Sobrang annoying ni Whisper dito. Mapipilitan at mapipilitan talagang umuwi yung quest para mag-defend. Pero hindi, papalaga. Ayun. Kanina ka pa daw, pero malayo na yung isa dyan. Ayun no. Yung Brewmaster na natin gumagawa ng paraan. Pero oy, nahuli si Dinosaur. Na-prospect nga lang, pero may BKB naman daw si Timado. Sinakal-sakal nga lang siya dito ni Malik. Just to delay. Just to last longer dito sa may baba. Kaso makakahabol ba yung kanyang kakampi? Ducalis with this freezing field. Pero ito na nga, kinokontrol siya dito. Hindi siya tinitigil ni BCM. At finally, mapapating nila yung CM. 100 seconds out together with the Primal Beast. At ako, BCM, mukhang mamatay nga lang din siya. Pero the save again. Coming from save. Kaso tinamahan sila nung Torrent Storm dito ni Kunka. Tito sa 2000, mapipilit at mag-out kasi dumikit sa kanya si Timado dito. At ayaw niyang masuntok, masampal nung kapwa niya babaeng hero. At si Noob na lang daw nasa punyetang pwesto. Aegis, nakuha na ngayon. Time for round number 2 pero wala na siyang kasama. BKB TP out, hindi mo pwedeng gawin dahil may Abyssal Blade yung Marcy and 4 heroes dead sa may side ng quest at mukhang ito na yung hinihintay nila. The chance para mag high grounds. End the ball na ba? Walang mga buyback dito yung ano ha? Iniba niya, hindi siya nag-refresher. Nag-octa rin ko rin siya bigla. Ba't nga naman? Bawas cooldown reduction pa ba kailangan dun? Ayun lang, ayun. Pinoint out na rin sana sa comment section. Hindi siya nag-refresher. Ayun lang. 20 seconds para kay SD. Mukhang pwede nang itawag to. Ay, naku po. Pinagsusuntok yung Tori. Ito kanina pa namin to gusto ko rin eh. TA2000, sumusubok. Sumusubok. Tumatry. Lahat na lang pwede magawin. And GG has been called. Napa. Ship. Enter. GG na lang dun si Noob. And that's it mga sir. 2-0 para sa may side ng OG. Tumagal man yung game, but still, dun pa rin ang punta. Sabi nga nila, sa hinaba-haba ng precision, dun pa rin ang punta dito, mga sir. And 2-0 again for OG. Sayang! Sayang, kala ko nakikita na ng chance. Pero yun nga talaga yung crucial dun eh. Walang buyback yung apat na miyembro nung quest that time. And napilita kasi umuwi si Windranger City 2000 doon sa taas. So, kahit sabihin natin ang tagal ng ginawang buy time dito no Primal Beast ni Kunka, ang layo ng panggagalingan ni Windranger. Kaya nga, at ang mahirap doon, okay sana kung continuous fight, sabihin natin may refresher siya doon, pwede siya mag-BKB lang din eh, kaso wala.